Alamin natin ang mga kasalukuyang programa at proyekto ng Department of Agrarian Reform. Makakasama natin para dyan si Secretary Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform. Magandang umaga po, Sec. Good morning, Mr. Aljo. Kamusta yes, sir. Na kayo? Opo, we're fine. Sec, hinikayat po ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na magpasa ng batas po para alisin ang pagkakautang ng agrarian reform beneficiaries at iminungkahi rin ng Pangulo na amyendahan ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Ano po ang hakbang ng DAR dito, Sec? Ito nga, yung sinasabi niyong panukalang batas na yan ay panukalang batas on interest. Itong sinasabi ko na panukalang batas na ito. Opo. Ay ito yung ano, Mr. Aljo. Opo. Yung tinatawag na New Emancipation Act. Opo. Na iko-condone na ng pamahalaan lahat ng mga amortization fees and including interest ng mga agrarian reform beneficiaries or ARDs. Yan ang direksyon natin. Ngunit bago natin gawin yan, ang ating mahal na Pangulo ay maglalabas ng isang executive order para magkaroon ng moratorium sa payment of the amortization fees as well as itong mga interest. Yun yung sinabi niya doon sa kanyang sona. Opo, isunod ko na ang tanong mula sa media, Sec. Tanong ni Bella Cariaso ng Manila Times. Ang ganyang tanong, may inihahanda na daw ba ang DAR na draft measure hinggil sa pagkundo ng loan ng CARP beneficiaries? At sino raw ang mag-sponsor nito? Ano daw ang time frame na nais ng Pangulo para maipasa ito? Ang gusto ng ating mahal na Pangulo ay maipasa ito as soon as possible, siyempre, no? Yan ang kanyang instructions. Now, noong linggo, kami ay nag-usap-usap na nila Senator Aimee Marcos. Because she also filed the bill. Meron din mo siyang na-file na panukalang batas na tungkol dito sa condonation dito sa New Emancipation Act. Marami rin hong senador, katulad ni Senator Chis Escudero, na kausap ko po siya, meron din mo siyang ifa-file din na bill. At sa Congress, marami rin silang magfa-file ng ganyang bill. Kaya I think it's gaining support at mabuti ho ito para nang sa ganon ang ating mga magsasaka, lalo na yung mga agrarian reform beneficiaries, imbis na ibabayad nila ang kanilang kinikita sa amortization fees at ganon din sa interest, gagamitin na lang nila upang mas lalong mapaigi ang kanilang pagsasaka at lalong mas marami ang kanilang ani at mas malaki ang kanilang kita. Opo. May follow-up na tanong si Bella Cariaso ng Manila Times pa rin, Secretary. Ang kanyang tanong, ilang magsasaka ang magbe-benepisyo nito sakaling maipasa? About 650,000 po. At hindi lang siguro yon ang karagdagan pa dyan. Yung mga maaga nagbayad, no? Yung mga the agrarian reform beneficiaries who were prompt in their payment of their amortization fees and interest, no, bibigyan din natin sila ng incentive nila. It could be a form, depende na ho yan kung anong mapag-uusapan sa Kongreso at sa Senado, bibigyan natin sila ng incentive that it could be a form of rebates or additional support services. Yan po ang magiging feature ng bill.
Opo, may nag-text po sa atin dito, Sec, no? Kasama ba na makondone ang mga awarded lands na naipamigay na mga kanununuan, mga panahon na mga lolo nila siguro ito, awarded ba? O awarded kasama na ba yun, Sec? Oh, yes. Siyempre, kung halimbawa, sila ay tagamana, tagapagmana ng mga beneficiaries, eh kasama rin sila siyempre. Paano yung mga awarded ng ancestors or lolo pero hindi pa nalalagyan ng CLOA? Ino-honor ba ng office daw ninyo ito? Kasi ang acquisition period natin ay nag-lapse noong 2014. Opo. Ngunit kung yung inyong lupa ay na-issuean ng notice of coverage, masasama pa rin niya. It will be these lots, itong mga lupang ito, ay lalagyan natin ng CLOA dahil nasama sila sa notice of coverage. Opo. O yung mga farmers doon, eh mabibigyan pa rin sila ng kanya yung marireceive ni eh libre na yon. Wala nang bayad yon. Ganun po yon. Paano kung ang order of award ay kinuha ng korporasyon pero walang dark clearance at ito ay lupain ng pamahalaan? Paano daw po kung walang dark clearance ang pag-transfer ng mga lupain ng gobyerno? Dapat bang ibalik sa magsasaka ang mga lupain na para po sa kanila, Sec? Ay, siyempre, kung wala naman dark clearance, paano natin i-issue yung CLOA sa kanila? Paano natin i-award ang CLOA sa kanila? Kailangan siyempre ng dark clearance. Opo. Ano ba ang mga... Opo, go ahead po. Yun sinasabi ninyong mga government properties or government properties that are considered as also arable lands and therefore also carpentry. Eh, ito naman ho, under EO 75 ito. At itong mga lupang ito, narinig naman ninyo ang talumpati ng ating mahal na Pangulo na itong mga lupang ito ay irereserba rin natin para doon sa mga unang-una, mga agrarian reform, ay mga Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police Service. Pangalawa, sa mga rebel returnees. At pangatlo, doon sa mga ating mga estudyante na magtatapos ng 4 na taon na agricultural course. Importante ito, lalo na itong mga ating mga kabataan po, at para nang sa ganun ay mahikayat natin sila na huwag umalis sa agriculture at para magkaroon tayo later on ng new breed of farmers. Opo. Base sa inyong datos, Secretary, ilang ektarya po ng unused government agricultural lands ang nakatakdang ipamahagi o i-distribute? Sa ngayon, hindi sa ano ho, dun sa sakop ng EO 75, yun po mga government lands po, no? Yung mga lupa ng gobyerno, may natitira pa na mga 50,000 hectares. At meron pa kaming binavalidate na manadagdagan pa yan sigurado ng mga, siguro ng 126,000 hectares. Ito ho yung sakop ng EO 75. Yun naman pong private lands na na-issuean na ng notice of coverage, hindi ko pa ho gustong magbigay ng figures sa ngayon dahil kaya nga ho kami ay nag-hire ng mga data scientists sapagkat ire-reconcile pa ho namin ang ire-reconcile pa namin ang data ng land bank at ang data ng agrarian reform sapagkat hindi ho nagtatali. Mabuti ho na wag muna ako magbigay ng figure. Opo.
siguro in about a week's time, meron na ho tayong definite figures for this. May pahabol na tanong si Bella Carriazo ng Manila Times, Secretary. May target date ba sa paglalabas ng executive order on the moratorium of amortization fees? Pwede yung pakiulit lang ho yung tanong. Opo, from... There seem to be some technical problems. Opo, may target date ba sa paglalabas ng executive order on the moratorium of amortization fees? Ang tanong ni Bella Carriazo. Ay, gusto ho ng ating Pangulo as soon as possible, may release na ho niya yan. Kasi ho, naniniwala ang ating mahal na Pangulo na yun, sanang babayad nila. Yung gagamitin nilang kita nila na pambayad sana ng amortization fees plus interest, magamit nila, katulad ng sinabi ko kanina, sa kanilang pagsasaka at lalong so that they can improve further their lands and so that they can have increase in production and also increase in income. Opo. Sa ibang magiging katagdagang punan po. Opo. Sa ibang usapin po, isa din sa mga proyekto ng DAR ay ang pamimigay ng farm, machinery at equipment upang makatulong sa ating mga magsasaka. Saang mga lugar po nakapag-distribute at ilan po ang nabigyan na po ng mga kagamitan? Sa buong Pilipinas po, nakapagbigay na tayo. Halos lahat po ng agrarian reform communities ay nakapagbigay na tayo ng mga farm machineries. Ito po ang tinatawag natin, parte po ito ng support services. Kailan lang ho, nasa Tarlac ako at kami ay namigay ng mga farm machineries doon, mga water pumps at iba-iba pa hong support services. Ngunit siguro mabanggit ko rin ho, pagdating ho sa support services, hindi lang ho dapat itong mga makinarya ang ibigay natin. At kung magbibigay man tayo ng makinarya, dapat tinatanong natin ang mga magsasaka o ang mga agrarian reform beneficiaries kung anong kailangan na farm equipment and machineries na dapat natin ibigay sa kanila. Dahil sila naman, after all, ang gagamit nito. At kung ang pinag-uusapan natin ay ang support services, nandiyan rin ho, aking ipinopropose yung hong mga tinatawag natin na external support manggagaling sa iba't ibang ahensya. Siyempre, yung medical support po. At ganun din po ang scholarship. Sapagkat yung expenses po, ang ginagastos po ng mga magsasaka sa edukasyon ng kanilang mga anak at yung ginagastos po nila sa kanilang pagpapagamot, napakalaki rin ho. Nung matulungan natin sila dyan sa mga bagay na yan, malaki ang igagaan ng buhay ng mga ating mga kababayan. Aside from that, from the machineries, nagbibigay rin ho tayo ng mga seeds. Yung mga binhi, nagbibigay din ho tayo ng mga fertilizer sa kanila. Ngunit ito ho mga susunod, mas mabuti siguro na kasi nag-usap po kami ng ating mahal na Pangulo, ang Department of Agriculture ho at saka Department of Agrarian Reform ay magkapatid dyan. Hindi naghihiwalay yan. Kaya nag-usap-usap kami, kailangan natin na pag-ibayuhin din ang pagsasaliksik ng klase ng lupa. Kaya malalaman natin through soil analysis kung anong binhi o ano ang dapat itanim na magsasaka. At kailangan pag-aralan din ng mga maturuan din natin ating mga magsasaka ng iba't ibang teknolohiya at ibang kaalaman, lalo na sa integrated pest management. Yan mga Apo. Ganyan. Yan o, yung support services kasi, napakalawak na usapin yan. Kailangan talaga natin tulungan. Kung hindi natin sila tutulungan, mabigyan mo ng lupa, wala, ibebenta lang nila yan. Opo. May natanggap din tayong text message dito, Secretary. Ang tanong niya from a concerned citizen, marami kasi mga corporation
na natatransfer ng walang dark clearance yung lupa. Kawawa daw ang mga magsasaka. So ang ibig sabihin ba nito, ibabalik ng DAR sa tamang tao o magsasaka ang mga lupain na walang dark clearance? Wala pa naman ho kung to date ho. Ano, ha? Kasi merong mga nakabinbin na mga kaso dito. Kung mga datan ko. Kaya ang ginagawa namin, nag-hire kami ng maraming abogado ngayon. Opo. Para itong backlog na ito amin maayos. Ano? Ngunit wala pa ho kung nai-encounter na kaso. At kung meron man ho, hindi pwedeng, una-una, hindi pwedeng basta-basta ibenta kagad ang lupa nila. Kasi merong kanuyan, kailangan o lumipas muna ang 10 taon bago nila maibenta ang kanilang lupa. Titignan hong natin. Apo, apo. It's premature for me to answer that question hanggat hindi ho namin na napag-aaralan ng gusto ang mga kaso ho. Apo. At yung mga 11 years old, 3 years old, 4-year old cases, tinitignan na ho namin ngayon. Nagulat nga ako . Pero wag ho kayong mag-alala kasi kauupo ko lang ho. At hindi ho namin pwede pagsabay-sabayin. Ngunit kung wala naman na kwan ho ang agrarian reform, pahintulot, hindi ho pwede yan. Opo. Mayroon ding Farm Business School ang DAR. Ano ba ito at paano po makakapasok dito ang mga kababayan nating interesado rito, Sec? Hindi lang po agrarian reform ang mayroong Farm Business School. In fact, ako'y natutuwa nung namigay kami ng lupa sa Tarlac about several days ago. Meron mga nag-graduate doon ng Farm Business School. At si Senator Cynthia Villar po, siya ang proponent niyan . Napakarami pong farm schools na tumayo sa buong Pilipinas. At kaya nga hihilingin namin sa TESDA na sana mag-release pa ng mas maraming pondo nang sa ganun matulungan itong mga farm schools, matulungan ang ating magsasaka, maturuan Iya. Alam mo ninyo, ang pagsasaka, hindi ho tsamba-tsamba yan. Ito, this is a science. Kailangan ho ng siyensya dito. Kailangan pakibayuhin natin ang siyensya at ang kaalaman sa siyensya sa pagsasaka. Apo. Ito hong mga farm schools na sinasabi ko, pati na agrarian reform, nagtuturo sa kanila ng agribusiness, ng marketing, lahat-lahat na no nakasama sa value chain ano, at tinuturuan din sila ng scientific method of farming for greater production. All right, maraming salamat. Kung gusto nila, go ahead po, kung gusto nilang magsadya lang sila sa pinakamalapit na farm school nila, o kaya kung hindi sila makapag-access sa mga malapit na farm schools, tumawag lang po sa aming tanggapan po dito po sa Agrarian Reform. At meron po kaming undersecretary na naka-assign po dyan. Maraming salamat, Secretary Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform. Stay safe po, Sec. Thank you so much. Maraming salamat din sa iyo, Mr. Aljo. At mabuhay ka, mabuhay ang inyong mga tagapakinig. And we are honored that you have invited us in your program. Thank you. You're welcome, Sec.